Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Ngayong araw mga kalasa ay magluluto tayo ng chicken soup, pisang manok. Tara na mga kalasa, samahan niyo ako sa aking kusina. Una, mag-gisa muna tayo. Naglagay na ako ng mantika sa aking kaldero at saka mag-gisa na natin yung ating bawang. At isunod na rin natin yung sibuyas. Ganun lang din, ihalo lang din natin hanggang sa mag-translucent at maluto na rin. At isunod na rin natin yung ating kamatis na 2 piraso na hiniwa ko lang din siya ng pa-cubes. Ganun lang din ang process sa pag-isa. Ihalo lang hanggang sa maluto yung ating kamatis. Pagkatapos niyan, ilagay na natin yung ating 1 kilong manok na inasinan ko na yan mga kalasa bago natin igisa. At ihalo lang din, kinat ko yan ng pang serving cut lang din. At ganun lang ang process, ihalo lang din hanggang sa mag-iba na rin ang kulay ng ating chicken or manok. Pagkatapos niyan, ilagyan na natin yan ng 1 litrong tubig. Depende yan sa dami ng chicken mo o ang dami rin ng tubig mo mga kalasa. Kailangan lang din magpantay yung o mag-overs. Kunti lang din sa manok natin o sa karne natin yung tubig para tamang-tama lang din sa pagpapalambot natin dyan. At pagkakulo niyan, tanggalan natin ng mga extrang impurities na hindi naman talaga maiwasan. Kaya para malinis yung sabaw natin, tanggalin natin yan mga kalasa. At pagkatapos niyan, ilagay na natin yung ating patatas at saka carrots. Dahil medyo matagal-tagal yan maluto, kaya isabay na natin yan sa ating chicken pang palambot. Pero bago natin yan takpan yung ating kaldero mga kalasa, magtimpla na natin tayo. Lagyan na natin ng black pepper, mga 1 teaspoon lang. At lagyan na rin natin yan ng patis na at least mga 3 tablespoons. Pagkatapos, ihalo lang ng kaunti at saka takpan na natin yan. At maglagay pala tayo mga kalasa ng 2 tablespoon na liquid seasoning. Ganyan lang. Antayin na natin yan na maluto at saka malumambot din yung ating patatas. At the same time, maluto na rin yung ating chicken. Kagaya nito na nakita nyo sa video na okay na lahat yan. Maluto na rin yan. Luto na yung ating chicken. Luto na rin yung ating patatas at saka carrots. Ilagay na natin yung ating bagyu beans na konti lang naman, siguro mga 6 na piraso lang yan hiniwa ko. At saka at the same time, isunod na rin natin yung ating Chinese cabbage. At kunting halo lang na para lang mailubog lang talaga yung gulay natin sa ating sabaw. At hayaan natin muna kumulo. Pagkakulo niyan, isunod na rin natin lagay yung ating pichay Tagalog. Ayan, yung ilagay na rin natin yan at saka ganun lang din, antay natin maluto. Pagkatapos niyan, mayroon tayong 1 pirasong siling green. Lagyan din natin yan mga kalasa kasi masarap din yan yung aroma ng bango niyan. Pagkatapos niyan mga kalasa, timplahin muna natin kung okay na yung timpla ng ating sabaw. Tikman muna natin yan. Sa puntong ito mga kalasa, ready to serve na yung ating pisang manok. Ilagay na natin yan mga kalasa sa ating serving bowl. Ito na mga kalasa, presenting yung ating pisang manok na talaga namang napakasarap at siguradong-sigurado naman mga kalasa, magta-thumbs up na naman ang inyong buong family sa sarap ng iyong ihinain sa para sa kanilang masarap na hapunan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Muli mga kalasa, maraming salamat sa panunood. Thank you. Thank you mga kalasa. Bye-bye.